Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral na tirang kwento ng bayan ko. Gandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabahan ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Nancy na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang masayahin na pinamagatang si Marites Bungisngis. Kwento ito ni Felisa P. Villanueva at iginuhit naman ni Ryan A. Villaruz. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Nancy Pidermentes ng Debisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Marites, namulatan niya ang masayang pamilya. Kaya pala tawa siya. Tuwing magkakasama sila ng pamilya, halakhakan at hagik-hikan ang maririnig sa kanilang tahanan. Bakit nga ba madaling matawa si Marites? Dahil sa mga pangaral nila nanay at tatay. Ang kanyang sagot, "Anok, dapat lagi kang masaya. Kapag masayahin ka, ikaw ay laging mukhang bata at hindi mukhang matanda. Kapag masayahin ka, ikaw ay malusog at malayo sa sakit. Kapag masayahin ka, ang kutis mo ay kikinis, hindi magiging kulubot. Kapag masayahin ka, lalo ang ngiti ay abot tenga, ikaw ay kagigiliwan, hindi kaiinisan. Hello, masayahing bata. Magandang araw. Nakakatuwa ka naman. Lagi kang masaya. Ang saya-saya mo naman na makita. Kapag masayahin ka, ikaw ay kaakit-akit tingnan at madaling lapitan. Kuya, maaari po bang magtanong? Abay, maaari naman. Kapag masayahin ka, laging may swerte na dadating, hindi mamalasin. Kapag naging maswerte ka, matutupad mo ang pangarap sa buhay at hindi magiging mangmang. Ang pagiging masayahin ay nakapagpapaganda ng memorya at isip. Ikaw ay magiging bibo. Ang galing ko! Nakapasa ako! Kapag mataas ang grado mo, may matatanggap kang regalo kay nanay o tatay. Hihihi! Isang araw, may nabalitaan si Marites sa kanayon nila. Madali siyang humingi ng permiso sa kanyang tatay. Pinayagan naman siya ng kanyang ama. Tatay, maaari po ba akong makipaglaro sa kapitbahay? Okay. Sa isang kalapit na bahay din sa kanilang nayon siya pumunta. Gusto niyang makilala ang batang bagong lipat, si Lolita. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya nagpaalam sa kanyang tatay. Narating ni Marites ang bahay ni na Lolita. Binati niya ito at ipinakilala ang sarili. Tumango naman si Lolita bilang tugon nito. Hi Lolita! Magandang umaga! Ako si Marites! Dumating si Aling Anita. Ipinabatid ni Marites na gusto niyang ipasyal si Lolita sa bukid para mamitas ng mga prutas. Aling Anita, maaari ko po ba siyang ipasyal? Ngumiti si Aling Anita. Pumayag siyang mamasyal sila. Oo, ingat lang kayo. Si Lolita ay tagabayan. Pamangkin siya ni Aling Anita. Dinala siya ng kanyang ina sa nayon at iniwan kay Aling Anita para magtrabaho sa Maynila. Ito ang dahilan ng pagiging malungkutin ni Lolita. Narating nila ang bukid.
Napahanga si Lolita sa malalagong lunti ang halaman at malalaking puno na hitik na hitik sa bunga. Wow! Ang ganda! Nilapitan ni Marites ang mga puno at binati ang mga ito na may halong hagikik. Ramdam ni Lolita ang paggalang at pagmamahal ni Marites sa kapaligiran. Kumusta, Mayabas? Pahingi ako ng bunga mo, ha? Namitas sila ng mga bunga ng bayabas at saging. Alam ni Marites na masustansya ang mga prutas at mabuti ang mga ito sa kalusugan. Hello, saging! Pahingi din ang bunga mo, ha? Halika, Lolita! Sabay nating kainin ang mga ito! Unti-unting umaliwalas ang mukha ni Lolita at ngumiti na rin siya. Nadadala siya ng kasiglahan ni Marites. Napakaganda ng mukha ni Lolita kapag siya ay nakangiti. Natuwa si Marites dahil nakita niya ngumiti ang bagong kaibigan. Pinayuhan niya rin si Lolita na maging masaya para gumanda. Muling humagikik si Marites na sinabayan naman ni Lolita. Ang ganda mo palang ngumiti tulad ko. Hawak kamay silang nakaupo sa ilalim ng puno at kinain nilang dalawa ang mga prutas na pinitas. Baka sa kanilang mukha ang saya habang kumakain. Napansin nila ang umbok na lupa habang sila ay naglalakad pauwi pagkatapos nilang kumain ng prutas. Naitanong ni Lolita kay Marites kung iyon ba ang punso. Iyon ba ang punso? Tirahan daw yun ng mga nuno? Ikinukwento ni Marites kung ano ang mga nuno kay Lolita batay sa kwento ng kanyang lolo. Sabi ng lolo ko, kapag daw naging kaibigan mo ang mga nuno, ay ibibigay nila ang hiling mo. Pumikit si Marites at nakita niya na natupad ang kanyang pangarap na makalipad kasama ang nuno. Sila ay lumibot sa nayon at nagbigay ng candy sa mga bata. Ang saya-saya! Hagik-hik ni Marites. Para sa inyo, mga kaibigan! Sa pagpikit ni Lolita ay natupad ang hiling niya sa puno na makasakay ng eroplano at malibot ang mga lugar na nais niyang puntahan. Salamat, Nuno! Ang sarap palang sumakay sa eroplano! At biglang sumulpot ang nanay ni Marites. Bulaga! Bakit kayo nakapikit na nakabungis-ngis? Tayo na! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.